Magandang magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon ito pong survey. May latest po na lumabas na survey. Okay. At dito ho makikita nyo ha, tagilid po ang mga bata po ni dating Pangulong Duterte. So itong eleksyon, ang issue pong malaki ay hindi po yung Mr. President, gutom na po kami, hindi po yun. Mr. President, hirap na po kami, hindi po yun. Ngayong eleksyon po, isa pong malaking usapin dito ay ang gaano ang pagiging makabayan mo. Gaano mo minamahal at pinagmamalasakitan ang interes ng iyong bansa. Alright, so ito po yung survey ngayon na lumabas. Yan. Oh, ang tanong po dito, mula po September 6 of 13 sa Pulse Asia survey, ang tanong dyan, are you going to support a candidate in the May 2025 national elections who is pro-China at present or in the past? Yun po yung tanong. Diba? Ngayon, ang sagot naman po dyan ng ating mga kababayan, ha, sa buong Pilipinas, lima lang daw po. Nako po. Kumbaga representing ano lang, kumbaga sa 100, no, 5% lamang po yung susuportahan sila. So ito po yung mga ano, yung mga talagang diehard. Walang bayan-bayang pag-uusapan. Duterte lang ang sakalam. Yan po yung lima. All right? So dito po sa NCR ay mayroong tatlo. Sa Balanced Luzon, tatlo. Tapos sa Visayas, dalawa. Uy, mga Bisaya. Oh. Nako, eto pa. Sa Mindanao, 10 lang daw ang susuporta. So 90%. Ako, kamusta? Akala, kaya hindi po nagpatatagumpay si Digong at si Bebot Alvarez na ihiwalay ang Mindanao. Kasi, baka, di ba? Symbolically, ibenta sila sa China o ibigay sa China. Yan naman po sa class ABC. Ito yung mga ano, yung mga nasa upper class. No, 10 lang daw. Okay, and then dito naman po sa class D, yung mga ano, yung mga may kaya, na 5 lang daw. And then dalawa lang mismo sa mga mahihirap. Yung mga tao na halos umaasa na lamang po sa mga ayuda, mga pangako ng mga politiko. Mahalaga rin po sa kanila ang usapang pagmamahal sa interes ng bayan. Diba? So, yung mga pro-China, huwag na kayong mangampanya sa kanila kasi hindi nila kayo susuportahan. Kukunin lang po nila ang inyong mga ayuda, ang inyong mga ibibigay sa kanila, pero wala ho kayong mahihita. Yun po ang ibig sabihin nito. So, baka isigaw ninyo, dinaya kayo. And then yung will not yung will support ha. O dito naman tayo sa will not support. Nako po. Kabuuan ng bansa natin 73%. O sa NCR mas marami. 'Di ba? O 83%. Dito naman po sa Balanced Luzon. O 65% ang nagsasabing din nila susuportahan. Kaya po nandito rin naman po eh sa Balanced Luzon, 'di ba? So far ito yung ano, ito yung pinakamababa na nagsasabing di nila susuportahan. Wala hong naka-50 dyan, ha? O, Visayas, lalo na matindi. Ayaw ng mga Bisaya na suportahan. Ito mga maka-China. Ito mga... Pag sinabi nating maka-China, Matik Duterte ba talaga? O naman, alam nga namang ano pa, maka-Leni. Eh si Leni, anti-China. Hindi naman anti-China, but anti-China's incursion, di ba, sa West Philippine Sea. O, yan. Now, ito ho yung survey na ginawa naman po natin. Ito yung thumbnail na ginawa. So, yun pong final doon sa result. At kung paano po naging 43-19 ito, panoorin nyo na lamang po. Okay, yung survey na yan. So, yung tinanong namin dito, kanino po kayo mas nagtitiwala? Kay PBBM o kay Vice President Sara Duterte? So, sinabahan ko po ang survey channel para talaga masaksihan ko. Kasi may nakita akong ibang survey, talagang lampaso si PBBM at partida. Partida ho, yung pinuntahan pa ho ng survey channel, ng survey team, Novaliches Bayan.
Lugar po ng mga Dilawan. Oh, partida. 'Di ba? Ultimo Dilawan, hindi po nagtitiwala na kay VP Sara. Hindi po nagtitiwala kay VP Sara. Nagtitiwala pa sila kay PBBM. Of course, mas marami pa po kaysa sa nagtitiwala kay VP Sara ang mga undecided o yung mga walang pakialam sa nangyayari sa politika. Okay? Grabe. Sabi ni ano, akala ko Ilocos pa. Now, so nagtutugma po. Eh lalo na, alam niyo itong mama, yan, nung tinanong yan, PBBM talaga rin ang sagot niya. Eto, yung dalawang magagandang yan. PBBM rin po ang kanilang pinaniniwalaan. No. Now, dito naman din po, ano ba ang, eto naman po sa usapin ito ng national development. Sabi, among the following, who are the most trusted partners in national development? Wala po China. Ang layo. Diba? Sabi, you may choose up to 3. So, ang top 5 naman po ay ang UK, United States, US, and then Japan, Canada. Yan po yung top 3. Oh, top 5, Australia, Great Britain. China, nasa top 10 po. Okay, so ito po yung pananaw ng mga Pilipino. Okay, among the following countries, who do you think are the most beneficial economic partners daw ng Pilipinas? Oh, ganun pa rin po ang resulta. Okay? Next yan. So, since malaking bagay po ngayon, halalan, ang usapin ng pagiging makabayan, pagmamahal mo sa bayan. Nako, palagay ko best strategy dito ng mga ngampanya, yung mga maka Duterte, ha? Magsipag-atras na kayo. And then, etong mga, dito kay PBBM. So, malaking-malaki na po ang tsansa nilang manalo. At tulad niya nina Abalos, nina Soto, lalo naman na po si Ping Lacson, di ba? Si Abby Binay, yan. Ang ano lang po natin dito ay ang pagpili. Okay? Kasi meron din namang nasa lineup ng ating Pangulo na basura. Eh sabi po natin dati, sabi nyo pala dati, bubagin na natin ang Senate. Sabi ko naman, hindi natin kaya kasi hindi natin magalaw ang Constitution, but we can do something. And that something is, linisin natin ang Senado. Now, ang Senado po is going to be very, very crucial to the PBBM administration. Wala na si Sara. Kumalas na siya sa administrasyon. So, hindi rin po siya opposition. Sinusuka siya ng opposition. So, kumbaga po, she is in the limbo. Limbo rock. Okay? So, ang ano natin dito ay maglagay tayo ng mga tao na may paninindigan, may pagmamahal sa bayan. At nakakaintindi ng ginagawa ng ating presidente. Okay? Hindi yung tatanga-tanga-tanga-tanga na senador. Okay, yung mga yan, nasubukan na natin, wag na nating ibalik yung mga TANGA. Wag na nating ilagay yung mga senador na re-electionist na senador pero ambukan ng bibig, hindi ang paggawa ng batas, kung hindi ang trabaho ng DSWD. Okay? Maliit lang ang sahod ng secretary ng DSWD. Nasa 100,000 lang yata a month. Pero ang senador na ang binibigkas palagi ay ang trabaho ng DSWD, malasakit, 'di ba? Pasakit, sakit, tulong, mahirap. Ang sahod po niyan halos kalahating milyon buwan-buwan. So ang laki po ng diferensya. Pag mag-hire ka ng kasambahay, kung labandero ang gusto mo nakakaintindi ng tamang paglalaba. Diba? Kung mag-hire ka ng hardinero, hindi ka mag-hire na ang background ay galing po ng barberia. Diba? Kung ikaw ay mag-hire ng driver, hindi ka mag-hire na ang alam lamang patakbuhin po ay bisikleta o motorsiklo. Diba?
So ganun po dapat ang gawin natin. Magi tayong mapili. Bakit tayo mapili pagdating po sa i-hire nating empleyado? Whether kasambahay, kasama sa, maging nga yung kasama sa buhay. Diba yung magiging kasama mo sa buhay? Pipiliin mo, gusto mo, maganda ang itsura, sexy, macho. Diba? Maputi, maitim. Yung talagang taste mo. Pero dapat ganun din po sa pagpili ng senador. Dahil dyan mo isa sa alang, ibibigay mo sa kanila ang karapatan na mag-manage ng ating kinabukasan. Diba? So magi tayong maingat at mapili sa paglagay ng mga senador. Okay? Alright. So, iwan na muna natin to. Kayo mga kandidato ngayon, umayos kayo. Tayo naman rin po taong bayan, maging maingat. Kasi kahit na po mga maka-China, asahan nyo na po yan na magpapanggap naman po ang mga yan na sila po ay mga maka-Pilipinas. O, tignan ninyo tong isa, si Faeldon. Nagustuhan ko na nga po si Faeldon . Ang problema, anak ng ano, eto ho, tignan nyo. Ano yung suot? Diba, inabangan pa talaga si Diggs, oh. Ayun, nakasalamat, PRRDO. Sabi niya, sasaluduhan ko. Ay, wala palang ganun. Sasaluduhan ko. I-picturean mo, ah. Diba? Grabe, sinet up yung sarili. Tapos, ang stand rin pala dito sa WPS, ito ho yung stand ng mga DDS senator. Meron diyang, hindi ho yan pa Eldon Alvarez. ang stand po niyang iba, ano talaga, totally submit kami kay dating Pangulong Duterte. Ito ang kung ano yung kanyang kalooban, kasi chess master yan. Magaling yan sa strategy. Nilalaro niya ng China, kaya walang ginawang panggigipit ang China. Paano manggigipit ang China? Nakamatic atras tayo. Sa isang buwan, isang beses lang magpatrolya tayo. Dahil ang in-order niya pala sa Navy natin, huwag nang magpatrolya sa WPS. Hindi pumayag kasi trabaho nila yon. Diba? Tapos yung mga kasundo ang tinanggap niya with China. Oh. Ngayon, ang gustong mangyari nito ni Faeldo naman ay ano, yung ginagawa ni PBBM na hindi tayo gumaganti, 'di ba? Kumbaga na-injure na lang natin yung mga ginagawa ng China. So, ang gusto naman nitong mangyari, makipagbakbakan. At kesyo nandiyan naman yung mga kakamping bansa natin. Kung ganun ka ko naman pala kababaw ang pag-iisip nito, 'di ba? Kasi kailangan kapag kaganyang gulo, hindi ka uuwing bukol-bukol. Dapat uuwi kang kahit na may bukol, tagumpay ka. Para mo masiguro 'yon, kailangan mong maging malakas. Kailangan dito yung kakayanan. 'Di ba? Hindi yung parang tipong ayoko sa ginagawa ng China. Lusubin natin ang girahin natin. Magkaintindihan na. 'Yan po mga ganyang klase ng pag-iisip, napakababaw po niyan. Kaya nga mabuti lumabas tong video na to, sabi ko, reviewin ko nga to si Faeldon. Kasi gustuhan ko na to . Nung malaman kong nag-file ng kanyang COC. Kung ganito naman pala ang ano niyan, sumasamba nga naman pala kay Duterte. Kaya pala, kahit papano, hawig, idigong yung kanyang narrative. Sorry na lang. Diba? Oh. Okay? So, iwan muna natin tong... Eto, ayun yun. So, totoo lang, sila lang din ang nakinabang. Hindi ang taong bayan. They are just harvesting what they sow. I agree with you, ma'am. Tama po yun. Diba? Habongga. Yung mga anak natin na hindi nasasaktan. Diba importante sa atin ang buhay? Paano yung mga namatay ng mga inosente na tinawag nyo lang na minalas? Tinawag nyo lang na collateral damage? Ng ating mga anak, ng ating mga pamilya. Nakinabang kayo .
Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Charot! Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, doon na hugas kamay. Hindi po siya nag-utos sa akin ng illegal. Okay. Sabi niya, sa kanya, hindi po siya nag-utos sa akin ng illegal. So, is it, suffice to say, na nag-uutos ng illegal si dating Pangulong Duterte? At hindi lang naman po ibinigay ang utos na something illegal kay Bongo. Di kaya ganun? At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi... So, ano to? Katibayan na talagang nag-uutos ng illegal si Digong, pero hindi nga lang daw sa kanya. At kung sakaling mag-utos sa kanya, ay... ko po susundin. Hindi niya susundin. Diba? Parang ganun yung pagkakaintindi ko eh. Nag-uutos ng illegal, pero hindi sa kanya. At kung sakaling mag-utos sa kanya ng illegal, eh hindi niya susundin. Hugas kamay ang mama. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. Oy, kaya mong pumalag. Mawalan kayo ng project. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Senator Bongo, 'di ba? Napaka matagal na ang ginagawang ginagampatayan ni Duterte pala. Huwag mong sabihin hindi mo ito nalaman, hugas kamay. 'Di ba? As if ngayon lang kayo nagkakilala, because based on his narrative, lumilitaw ngayon lang niya nakilala si Digong. Isang malaking kalokohan pinagsasasabi nito ni Bongo. Gawin niyo lang po ang trabaho, mandato po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin niyo po ang trabaho ninyo. Kamag-alala, kasama ang pag-aresto sa inyo. Kaya nga po, kami full support sa inyo. Sinusuporta namin kayo sa inyo. Yan na naman, anong bat na naman ang lintik? Trabaho. Pero sa inyong operations, hindi ho ako nakikialam. Hindi po kami nakikialam dyan. Hindi po ako nakikialam dyan. Hindi po kami nakikialam dyan. Ay! Wala lang ako yung video na si Duterte mismo nag-uutos sa mga pulis eh. Sabi pa nga niya, pagka ayaw man laban, paglaban ninyo. Di ba? Huwag nyo nang hintayin na barilin pa kayo, bunahan nyo na! Pag walang armas, lagyan nyo ng armas. Oh. So, eto ngayon si Bongo. Tingin ko naman, kahit na ito pa ipasok sa top 12, di ba? Taas ang ranking niya eh. Nakakaramdam na rin po ito ng delikado. Lalo na, nagsalita si Garma about his participation. Kahit na sinasabi ko na si Bongo po ay, nung time na yan, hindi pa po siya senador. Di ba? Nung nagpahanap ng mga ng members ng Iglesia ni Cristo na siyang mga ngasiwa na... ano na gawin yung Davao model na war on drugs. Yeah. Ay nako. Kahit papaano po bilang senador, 'di ba? Mauungkat 'yon. Mapag-uusapan 'yon na may nalalaman ka. Okay lang naman sanang sabihin niya eh. Ako'y binalalaman naman ako talaga na may mga dumaan sa akin kasi nga dati akong julalay. Lahat dumadaan sa akin. Oh, ganun. Yung dinala nila Leonardo sa akin na dokumento, dinaan sa kanya sa akin. Oh, dumaan sa akin kasi walang makakadaan. Ah, papunta sa dating Pangulong Duterte kung hindi dadaan sa akin. Okay lang naman 'yung sanang sabihin eh. Pero yung ganyang hugas kamay pa, 'di ba? Hindi naman kapanipaniwala. Kasi maliwanag naman ano ang papel niya kay Duterte noon. Uulitin ko lang, I am not saying na siya po ay may kinalaman sa pagsyukti nila Leonardo, ni Nagarma. Ang sinasabi ko lang, may nalalamang marami si Bongo. At ito po ngayon, posibleng ito'y pinangangambahan na rin ito ng mga kampo ng DDS. At ang tingin kong isang number one nangangambas laban sa kanya ay ito hong si Mayor Baste.
Di ba? Nawawala na ng tiwala rin sa kanya. Kasi, nagiging ano na eh, kumbaga ina-isolate na ni Bongo ang sarili niya mula sa mga pinagagawa ng nakarang administration. Naguhugas kamay na. Hindi ako nakikialam dyan sa war on drugs si Tatay Digong. Anak ng baka. Ikaw ang secretary ng Department of Julalay. Di ba? Sus Mari Josep. Walang dumadaan kung hindi dadaan mismo sa kamay ni Bongo. Paano yan ngayon? Sabi ni Tony, gusto pang magpalusot ni Bongo, naging senador siya 2019 at ang kainitan ng EJK ay 2016 to 2018. Di ba? Tapos itinuloy nga yun eh, hanggang sa matapos ang termino. Nag-evaluate pa sila. E di sana pumalag na siya ron. Mr. President, being a senator, I oppose this. Walang ganun si Bongo. Sabi ni Bongo, hindi, that's in between us na lang. Pero may sinabi ka ba? Di ba? Oh. Sabi, JDB, sa ngayon lang yan, pasok pa sa top 12, sigo. Pero kapag nag-utos na ang mahal na PBBM sa LGU na huwag iboto ang mga DDS candidate, malamang mawawali si Bongo. Ay, nako, salamat naman. Pagka ganun. Oh, siya ang boss ng mga Julalay. Alright. So, iwan naman na natin ito, Senator Bongo. Naglilinis ng kamay. Eh, baka ho, ito naman yung... So, kung si Attorney Trixie po na udlot, si Bongo kaya, tatalikod rin.